What's good YouTube? Welcome back to another video. So for today's episode, mag-unbox tayo ng portable swimming pool. Kasi nga, magsa-summer na at syempre pandemic pa rin. Hindi pa rin tayo talaga makakalabas-labas, lalo yung mga bata. So hindi pa natin talaga pwede na mag-travel kung saan-saan. So ang gagawin namin ngayon is magsi-set up kami ng portable pool dito sa bahay. By the way, itong pool na isi-set up ko is ito. Tayo natin. So ang brand niya is Intex rectangular frame set. Yan. So yung size niya, say hi to the vlog. So yung size ng pool na portable pool na to is 2.6 meters by 1.6 meters by 65 cm. So yung pinaka length neto or yung pinaka haba niya is 2.6 meters. Tapos yung lapad niya 1.6 meters. Tapos yung pinakalalim niya 65 cm or 2 feet. So sakto lang talaga to para sa mga kids. In the meantime na pandemic pa, so dito na lang muna sila magsi-swimming sa garahe. Alright, so samahan nyo ako today para i-set up tong portable swimming pool na to. So bago natin i-set up or ilatag tong portable swimming pool, kailangan natin na lagyan ng parang mattings yung etong tiles para hindi matigas yung pinaka-surface ng portable pool. So ito, binili namin to sa handyman. Ang price niya is 920 pesos 4 pieces. Tapos yung sukat ng ano niya is parang 2 feet by 2 feet, parang ganun. Ganun yung pinakasukat niya. So dahil ang portable pool namin is parang 2.6 yung meters yung haba, tapos 1.6 yung lapad. Ang binili ko is parang 16 pieces na 2 feet by 2 feet. So parang pa-rectangular din to. Or basta kailangan masakop niya yung kabuuan ng pool para yung pinaka surface nga ng pool is medyo malambot. Ito yung pinaka texture ng matting. So hindi rin ba siya mabubutas kung sakaling may mga maliliit na bato or mga small particles na nasa ilalim ng portable pool. So yun, ilalatag muna natin to dito sa ano, sa garahe. Ayan, so nailatag ko na yung mga rubber mattings. Ayan, so dito natin ilalagay yung portable pool para yung surface niya malambot. Alright, so yun ang next ating gagawin. Ayan, so i-unbox na natin to. Actually, itong portable pool na to, sa Tondo pa namin to nabili. Ang bili namin dito sa Lazada is 7,000. 7,000 plus ata kasama yung shipping fee. Mga 7,200. So yun, ngayon namin to i-unbox kasi nga talagang inantay namin na dito na i-assemble to kasi nga medyo maluwag yung garahe. Ayun, ito na yung tamang pagkakataon. Unbox na natin. Ano ba yung mga laman na ito? Ayan, so merong manual, yan. Safe, important safety rules, yan. Ito yung pinaka-manual niya. Mga parts. Tapos, ito. Isa natin. Parts din ng ano pool. Mamaya natin i-figure out. Tapos ano pa? Yun. So ito yung pinaka lona o yung pinaka body ng pool. Tapos ito yung mga frame.
yung mga steel frame. Nag-moist to. Tagal kasi niya naka ano. Ilang buwan siya naka stuck. Sana hindi ginalawang. Naman kasi naka-plastic. Yan, naka-plastic siya. So safe na safe kahit ang moist. Yan. Maya, i-figure out natin kung which is which. Medyo madami-dami ito eh. Pero nakakuha na naman ako ng idea doon sa mga video tutorial sa YouTube. So, segregate natin yung mga parts. Alright. So ito, tapon na to. Okay sana itong itabi kasi syempre pag hindi na summer pwede mo itabi. Kaso nasira na yung karton eh. Napan na lang namin to ng storage. Yan, so ang first step na gagawin base dun sa mga napanood ko, hindi ko na muna titingnan itong manual kasi medyo makapal. Pagka hindi ko na lang ma-figure out kung paano buwin, saka ko siya titingnan. Pero may idea naman na ako dahil nga ilang beses na rin ako nakapanood ng mga tutorial kung paano buwin to. Actually last year pa ako nagtitingin-tingin or parang nanonood ng mga video tutorial kung paano buwin tong Intex pool na to. So yun, ito muna ang una kong ilalatag yung pinaka-body niya or yung lona. By the way, bawal pagka magtatanggal ka neto, bawal ka gumamit ng cutter. Kailangan talagang dahan-dahan lang, gunting na lang, or dapat nga bare hands lang kasi baka magupit mo yung pinakalona. So, mas maganda na yung maingat. Oops. Latag muna natin. What's this? You know what's this? Excuse me, you remove the... you know what to do na, Gab? Yung rubber mat na nabili namin, talagang sinukat namin na 3 meters by 2 meters yung haba sa kalapad. Alright? So, hanapin na natin yung mga frame nito para maipwesto natin kung saan dapat. Iaharap ko pala dun sa kabila. Kasi, itong mga butas na to, para to sa filter. So, dun ko kasi pipwesto yung filter. So, tapat ko. Ito mga brace na to, bali 6 to, dalawa sa pa-rectangular part, tos yun dun sa pinaka side niya is isa na lang, so 6. Ayan, so na-figure out na natin yung mga frame niya, kung saan siya dapat. At tumingin ako sa manual, tinignan ko lang yung mga letters kung para saan siya para may pwesto ko na. Yun, tingnan natin kung mabubuo na natin ito ng ganitong setup. Alright. Ayan, so nailagay na namin yung mga frame doon sa mga kanto niya. Yan, nagpatulong na ako sana ko kasi medyo kailangan talaga ng assistant para mas mabilis yung pagbuo mo rito. Alright, so ang sunod naman naming ikakabit is yung mga braces na sa gilid or yung mga connector para mabuo na. Yan, so nabuo na namin. Yan. Ang next ko siguro na ikakabit dito yung filter.
yung tubig, maano siya, hindi lang siya stagnant. Tsaka yun din yung pang-maintenance eh. Para hindi ka palit ng palit ng tubig. Gagawa ko ng in-depth review din yun yung filter, ito. Ah! Yan. Ano to ah, hindi to kasama nung binili namin tong portable pool. So, ito, 7,000 plus. Tapos ang bili ko naman dito, parang 3,000 ata yun. At yun ang pinakamura kasi yung sa mga nakikita ko dun sa ibang seller, 5,000 eh. Pero ito, 3,000 ko nabili sa Shopee. Subukan kong ilagay sa mga yung mga link sa description box, yung link netong pool tsaka tong water filtration. May water filtration din, no? Kagaya no? Sa bahay namin. Alright, so yun. Nabuo namin. Siguro, gano'n ba natin katagal na buo? Kanina parang quarter to 4 namin binuo ito eh. Ano oras na ba? Mga 4:30. Yan. So, may 30 minutes namin binuo ito. Buti na lang tinulungan ako ng anak ko para mas mabilis magawa. So, yan. Yan yung pool. Ganyang kalaki. 2.6 meters yung haba. Yung lapad niya 1.6. Tapos yung lalim niya 2 feet. Alright? Try to get inside, Gab. Try to get inside. Ah. Yan. So, ganyan, no? Si Gab. Ganyan yung ano niya. So, wala pang tubig eh. Pero pupunan namin yan. Later ba? There's no water, bro. Later. Tapos she will clean it first. Ayan. So, ang next naman natin na i-unbox is itong Intex filter pump. So, ito yung ikakabit natin dun sa pinaka-portable pool para ma-filter yung tubig. So, kasama rin kasi ito sa pag-maintain ng tubig para hindi ka palit ng palit. So, i-unbox ko lang siya ngayon tapos ikakabit ko na siya. Dahil si Gab, iyak ng iyak, magmamadali na gusto ng maligo dun. So, gagawin ko na lang ito ng in-depth review kung paano siya ikakabit. Hiwalay na video na lang. So, para lang malagyan ko na ng tubig. So, buksan na lang natin. Tingnan natin kung ano yung mga laman. Yan, nakalagay pala oh. May nakalagay na bawal yung razor blade or yung cutter. Kasi baka mahiwa nga naman yung mga tubo rito. So, yung ginamit ko, gunting lang. Dahan-dahan lang din. Siguro pwede rin naman yung cutter. Dahan-dahan lang. Yan. So, ito na yung mga laman niya. May manual. Dalawang manual. Magkaiba yung ano, para magkaiba yung language. Isang Portuguese tsaka isang English. Yan. Tingnan natin. Tapos ito na yung laman. Mga accessories. Yan. Ito yung kinakabit doon sa pinaka parang pasukan ng water filter na to. Tapos merong dalawang tube. Yes. Yan. Tapos ito na yung pinaka-filter. Yan. Ito siya. Sakto lang to sa gato kalaking pool namin. Talagang ano siya, compatible base dun sa mga reviews na nabasa ko. Yung para itong water pump na filter pump na to para sa ganyang kalaking pool. So, yan. Madali lang naman siya ikabit. Actually, nakakabit na yung ano yun. Nakakabit na yung filter sa loob. Yan. Ito yung pinaka-filter. So, napapalitan din naman to pagka marumi na. Sabi dun sa mga review, parang pagka heavy user ng pool, talagang parang 1 to 2 weeks papalitan mo na. Pero may remedy naman, pwede mo hugasan to from time to time. So, yan. So, nakaset up naman na siya. Yan. Yan lang to. So, mas maganda ilagay ito pag wala pa naman yung pool. Para hindi ka mahirapan magkabit. Yan, kailangan mo wala ng adapter. Meron naman kaming adapter dito. Para maikabit mo dun sa normal na saksakan. Alright? So, yun. Kabit na natin. A few moments later. Ayan, so, naikabit na natin yung filter pump. Ayan. So, lalagyan na lang natin yan ng tubig. Siguro mga, hindi ko alam kung gaano katagal eh. Pero yung pressure naman dito sa Lancaster medyo malakas.
Pero titingnan natin. Ano oras sa basi? Oh, 10 minutes before 5 p.m. So tingnan natin kung gaano katagal tong mapuno. Eh, si Gabi, excited na maligo. So, yan. So lalagyan na namin ng tubig. Oras si. Ah, tingnan natin kung ano, ilang oras. 5. Sarado, 5 p.m. Nag-start tayo maglagay ng tubig. So, tingnan natin kung gaano katagal. Wash your feet first. 1 hour later. Yan, time check is 6 p.m. na. Tingnan natin kung gaano nakarami yung laman ng pool. Ayan. So, may git 1/4 naman na siya. Medyo ano lang talaga, syempre dahil medyo malaki to, tapos yung sa gripo lang ang galing. Yung iba may nakita ako. Sa YouTube, yung ginagawa nila para mas mabilis mapuno, umu-order sila ng sa truck, yung para nagsusupply ng mga tubig sa mga subdivision yun, para talagang isang puno na ganun ata yun eh. Hindi ko lang alam kung magkano yung binabayad nila, pero ganun yung ginagawa ng iba. Hindi na nila ginagamit yung tubig nila sa gripo, umu-order na lang sila ng tubig. So yan. Si Gab nag-enjoy na siya. Talagang swimming na swimming. At least ngayon dahil pandemic pa rin. Tapos lalo dumadami nga yung kaso ng COVID. So talagang minabuti namin na bumili ng ganitong pool. Para kahit dito na lang kami sa bahay mag-swimming. Yung mga kids. Yan. So mamaya uli. Pagka napuno na, papakita ko ulit sa inyo. Tingnan natin kung gaano katagal o ilang oras punuin tong ganitong pool. Using yung talagang tubig lang sa gripo. Yan, so time check, 7 p.m. Nakaka 2 hours na tayo simula nung nag-fill tayo ng tubig dito sa portable pool na to. So nasa kalahati na siya. Ayan. Nasa kalahati na. Actually kanina natapon eh, nung pumasok ako. Pero ilang minuto din yun. Ito nalaglag tong hose sa lapag. Buti yung misis ko lumabas, nakita niya. So ilang minuto din yun na natapon na yung tubig. So yan, kalahati na siya after 2 hours. Siguro nga yun, mga 3 to 4 hours or 4 hours para mapuno to. Ayan, so ang oras is 7:50 na. Ganito na karami yung tubig. Hindi pa rin siya talaga puno. Mga 3/4. Tapos yan, naset up po na rin yung filter. Ito. Yan. Matakbo na siya. Nag-filter na siya ng kusa. Ando na yung ano niya. So, itong filter na to, ang purpose nito, kaya bumili kami nito para hindi kami palit ng tubig. Tapos, ang additional na pang-maintain dyan is yung chlorine. Meron na rin akong binili lang para pagka hindi nila ginagamit, itutuloy-tuloy lang yung filter, tapos may chlorine para hindi mamumuo yung mga dibag dun sa ano, yung mga algae. So, walang bakterya na mamubuo dahil sa chlorine. So, yan, almost 3 hours, no? 3 hours na yung pagpupuno ng tubig. Siguro, 4 hours yan. Talagang saktong-sakto na siya. Kahit lububog lang yung nagbubugan ng filter na yan. Tapos bibili din kami ng ano nito, pantakip para pagka umuulan hindi siya malalagyan ng tubig ulan or pati yung alikabok pagka hindi ginagamit. I-share ko rin sa inyo yan bawa pagka kung gaano na to katagal yung tubig na gagamitin namin para sa mga gusto rin na bumili ng ganito at mag setup para sa bahay lang, tapos may idea kayo. Lalagay ko yung mga link ng Lazada at Shopee sa description box below. Alright, so yan. Dito na lang din kami kakain. Kasi para may banta yung mga bata. Hindi kasi pwedeng sila lang eh. So yan. Mamaya na lang ulit. What are you singing? Ayan, so time check. 8:09 p.m. na. 8:45. So, yung tagal na napuno to is almost 4 hours din.
Yung normal na pressure ng tubig namin dito is nasa 17 to 20 PSI. So ganun katagal bago siya mapuno ng ganyan. Actually, hindi mo na kasi rin pwedeng punuin pa talaga ng punong-puno kasi pagka naliligo yung mga bata, syempre pagka yung tubig aalon, natatapon na. So ito lang yung pinaka-ideal niya na lalim or dami ng tubig sa pool na to. 2 feet lang naman to yung lalim na ito. Ayan. Ayaw pa nila umahon. Mag-alas 9 na. Medyo mahangin na nga eh. Buti hindi pa to nilalamig. Ayan. Ayan yung setup namin. Ayan, nakakabit na rin yung filter. Yung filter, di ko alam, humihinto-hinto siya eh. Pero di ko alam, baka may interval. Di ko pa kabisado eh. Mag-research pa ako niyan sa... Inter sa ano, sa YouTube. Tingin-tingin ako ng mga parang review. Kasi first time ko lang din itong gagamitin. Ayan, so dito ko na lang din tatapusin. That's it for today. At kung nagustuhan nyo itong video na to, kindly hit the like button. And if you haven't subscribed to our channel, kindly subscribe as well. Alright, so yun. Kita-kits ulit tayo hanggang sa susunod na vlog. Peace.